sa ulo ng mga nagbabagang isyu. Sa paglaganap ng demografiya sa komunidad, tutukan. Barangay Mabolo, nais ko lamang pong imarite sa inyo. Mga tugo ng SK at Barangay Kagawad sa Mabolo tungkol sa demografiya, tutukan. Actually ako, nakatugon ako sa education program kung sa inyo nakakapot ko. The Barangay Mabolo Community, this is the Del Mundo's Interview. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at mga ka-Astean. At ngayon, sa nagbabatsyang problema, benepisyo at sanhi ng demografiya sa komunidad tulad ng Barangay Mabolo, ano kaya magiging tugon ng apat nating makakapanayam? Dalawang SK Kagawad na si Matthew John Altamarino Nawe at Jillian Sombrero. Ako po si Jillian Marie Valentina Sombrero, sarong SK Kagawad kang Barangay Mabolo. Dalawang Barangay Kagawad na si Melchor Diaz at Paeng Plihino. Ako po si Barangay Kagawad Melchor Diaz, eksyonista at Barangay Council ng Mabolo. So, walang si Minyano Plihino, Barangay Kagawad kang Barangay Mabolo. At sa unang tanong, ano ang magiging hakbang at paraan mo upang matugunan ang iyong layunin sa malaking bilang ng populasyon bilang SK o Barangay Kagawad? Tugon! Para panatili natin ang tamang populasyon ng ating barangay ay pagbibigay ng mga seminar tulad ng family planning, kasi sa maraming ngayong kaso ng teenage pregnancies ang mga pangunahing pangangailangan ng ating barangay. At pangalawa, sa populasyon din natin ang pag-aalaga at pagpanatili ng kalusugan nila. Inot-inot na. Actually ako, nakatugon ako sa education program kung sa in kapot ko ang mga estudyante o sa committee bang education program kung sa in makakapotan kong scholarship kasi ng cash assistant sa mga ang barangay, kaya may ginigibo kami mga paagi na masolusyunan ano man na problema ang itinatao sa mo o dinaranas sa muya kan mga constituents. Parte itong ano, may pupokus kan sa kuyang obligasyon bilang chairman sa environment, monitoring system, tapos agent para mailikay ang ano, baga pagmati kaya ang kadakilan kayan lalo na tag-uran ito makakaigwan ng dinggi. Para maproteran ito, ang sisipado mo ito na dapat itong inot gigibon bilang chairman sa environment. Sa ikalawang tanong, paano matutugunan ang mga pangangailangan ng malaking bilang ng kabataang populasyon sa barangay sa mga proyekto at programa ng sangguniang kabataan? Unang proyekto sa edukasyon, magkikipagpartner sa mga institusyon at kumpanya na tuwing summer, magbibigay sila ng summer job employment para yung mga nangangailangan ng pambili ng gamit, pambili sa eskwela, pandagdag tuition. Ay, sa edukasyon, magbibigay tayo ng libreng medical at dental mission sa pagkat education program eh. Kaipuhan, dakol kaming makuang mga scholarship. Kasi nagtutubod ako na dakulon mo niya ng mga estudyante. Ang ipuhan ni lalo-lalo na pagsaabot sa mga school supplies, sa mga pang-ipon, lalo na kang kwarta. So, iyan po ang samuyang at talagang ipupurso na maabot. Ano? About sa life, sa araw ka na problema, may mga trainings na gigibuhon yata ngunyan ining mga incoming na SK sa mga livelihood. Inot-inot, bako sa nakita sa mga sports. Ang sports kaya may rayo sa mga droga ang mga kabataan. Di, tataan ang tasindanin ko yan para may ilaw ka naman sa may bagong alternatibo niya, itong ALS, Alternative Learning Center. Tanganing mabawasan ang mga out of school youth. As in, mabawasan itong may napagbabado sa mga hobinista. Ay, mas sa panahon. Ang mga senior citizens, PWD at buntis na ilan sa mga nararapat bigyang pansin, ano ang mga programa na maaari mong isagawa para sa kanilang kapakanan at paano ito magiging epektibo? Dad ko, bibigyan natin sila ng unang-una, ng medical mission, coupon or check upang doon ay mag-grocery.
Pangalawa naman sa buntis, libreng check-up, lalo na doon sa mga mahihirap nating buntis. Pangatlo naman, ang PWD, isa sa mga advokasya ko na yung may mga mental health problems sa ating barangay, ay matulungan natin. Hindi na siya kaput kasi more on kami sa mga youth. Pero, nagbabalak ang sarong kagawad na mapatidog din center para duman at least ang mga badus or mga buntis pwede duman mag-aki ng libre. Sa senior citizen, igwana kita katong social pensioner. So sa mga PWD, igwaman mga supply na hali sa city na pigtatao sa inda like mga milk, libre yan. Mga pregnant, may mga activities kita igdiyo na para sa inda na daiman maapektuhan itong mga aki na nasa tulak ninda. Kasi kaya nga ni Gwata ng clinic para kung ano man si problema, kami naman ang bahala magtugon o magtaon ng ayuda kung ano ang kaipuanan ng kansarong baros. Maawot mi na matanan sinda duman sa magiging health ninda. Kaya nga ni pinag-impose ko ito na gabo sinda mailaog duman sa PhilHealth program na mga indigent man. Ito ang samo yung inot na pigtatabangan tapos itong rice assistant duman sa gabos na indigent. Huwag kaya kita ang senior citizen na bedridden na PWD pa. Kaya kami ngayon niya na sa bilang akong saruk sa coordinator kan senior citizen, saruk yan sa samuyang pinguyan. Pagmamatula, ang senior citizen pag may nagmamato, mayo sinda ni garo participasyon sa satuyang barangay. Ngayon niya kaya medyo aktibo. Ganyan ko sinda, hindi ka mo maglaurakan sa mga araw ka ni number one na kaipuan ninda. Kasi mga dae pang senior, pag-encourage ko sinda na maglaurakan senior citizen. Tapos, there is one na sa mga kaiguan ng ano ang iyong plano para sa pag-address sa paglago ng populasyon at paano ito nakaapekto sa mga infrastruktura sa barangay tulad ng paaralan at health center? Safe sex na seminar at campaign at family planning upang matugunan ng paglago ng ating populasyon sa ating barangay. Paano naman ito nakaapekto? Ang una, sa paaralan, pupunta pa sa karating nating barangay like sa Tabuco. Doon sila nag-aaral imbis na sa paaralan ng ating barangay. Ang maayos na tamang populasyon, hindi tayo magkaka-shortage sa mga infrastruktura at paaralan natin. Ako talaga ako ang yaon sa health. Yan ako sa education. Pero ang aram ko sa health na committee ba, mapalaog dyan yung mga seminars pag-abot sa mga pregnancy, sa mga pag-control para mabados ang sarong ang paglago babae. Siguro kang populasyon, di ito yung mapupugol. Pero makakatabang kita pag-abot sa mga infrastruktura. Kasi may mga project na infra ang barangay. Na ginigibuan mo man yung paagi para itong mga constituentes ka na nagdadakon, matawan ang tama ng sufficienting ayuda. Ang Civil Service Point Officer, siya nanda ang namamahala manunod duman sa pagdakula ang populasyon. Kami kaya ngunyan, ang gusto mo nang duman, malimitaran. Kaya papagtibayan mo itong family planning program para inot na inot si Futuro. Pag dakul kayang aki, aday mo na siya, may isipan ka inot na inot, dakul ang sa iyong paiskulaan. Pero kung nag-agi ka sa family planning program, talagang mahiling mo siya, talagang matatanong siyang atensyon. Tangay makapagpadago sinda sa pagklase, sarusan na yan sa mga dahilan kung ano ta pitutulor mo ang family planning program sa barangay. Ikalimang tanong, ano ang iyong mga plano para itaguyod ang mga cultural at recreational activities sa barangay na nakabatay sa demografiya ng komunidad? Paano ito makatutulong sa kanilang buhay? Festival sports ay taon-taon. Dito natin makikita paano pa natin mapapanago. Hindi lang umuwi ng mata, hindi lang lakas ng kultura ng ating barangay. Tuko talaga Iguanas, buhay na ang mga cultural and recreational activities. Puro aanduyugon ta po sindang magsali sa arugan ng mga aktibidad. Sa mga youth na lang kung paano ninda i-apply sa diri ninda, kung paano magsali duman sa activities na ito. Balik ini kang konseho na pinunantan ng ani last administration ining incoming administration iko-continuous mo na lang ito. Ito talaga nasa iske yan na activities na sinusuportahan na lang kang barangay council. Maipalik. Dawa dahil sa 100%. Ang importante duman, maitaumi talaga itong kulturang pulno para tangay mahilingan ang tunay na kulay kang bilang sarong team. Sa ating napanood tungkol sa demografiya ng Barangay Mabolo, karamihan nakataon sa family planning, safety sex, free check-up at medical mission. Nagpa-provide din sila ng scholarship sa mga kabataan, pension sa mga senior citizen at iba't iba pang mga programa
na matugunan ang mga problema at benepisyo at sanhin ng demografiya sa komunidad. Lahat sila may isang layunin at mabuting hangarin tungkol rito na mas mapalakas kung sila'y magkakaisa at magtutulungan. Tugon ng barangay na kagawad na si Mencho Diaz, hindi talaga mapipigilan ang populasyon ngunit may magagawa tayo na maayos at malimitahan ito tulad ng mga programang family planning at safety sex sa kanilang inilunsad upang maiwasan ang epekto nito gaya ng kahirapan at lack of resources. Sa tulong nila, maiiwasan at maayos natin ang sanhi ng demografiya at magkaroon tayo ng mga benepisyo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Handa silang umalalay at sumuporta dahil sa bawat aksyon may tugon. Ako si Gianleo S. Del Mundo at ito ang Del Mundo's Interview.